Hi everyone! It's me again, Melody Reyes of Melody Cars. Ayan, so na-miss niyo ba ako? Ako din na-miss ko kayo at na-miss ko yung ganitong weather. Kasi, di ba, laging nag-uulan, ganyan. So, I hope safe kayo kung nung bagyong Karina ba yun? Ayan. Kasi hindi naman lahat, pabor sa atin pagka may bagyo, di ba? So, ayun, so may mga trabaho tayo na naantala dahil sa bagyo, ayan. So, sana yung mahalaga dito, safe tayong lahat. Ayun, so, medyo matagal ulit ako nakapag-vlog. Dahil, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, very hands-on ako sa pagbebenta, sa pagkuha ng mga units natin, and then, ayun, sa pagsagot ng mga, ng mga inquiry namin, ganyan. So, pati pag-release. Ayan, so, ngayon, papakita ko muna sa inyo, bago tayo mag-start, papakita ko muna sa inyo yung mga units na ide-demo ko sa inyo ngayong araw. So, ayun nga guys, ha, di ba sabi ko nga sa inyo, so, una, bumagyo, tapos yung panay-ulan, ayan, to. Tapos kumuha ako ng mga units natin, from north to south, tapos yung biyahe, grabe, sa isang araw pa lang, yun lang yung magagawa mo, di ba? Tapos bukod pa dun yung, kapag ka nakuha mo na yung unit, syempre, papa-inspect mo, ganyan, tapos hindi naman kasi basta pagkakuha mo, i-display mo agad, tapos i-vlog mo na, benta mo na. So, hindi ganun. So, marami pong pagdadaanan niya bago natin, bago ko isa lang dito, syempre. Tapos, after that, yun, yung mga, along the way, may mga nirelease din akong mga units, ayan. So, papakita ko sa inyo ngayon, papakilala ko sa inyo ngayon, yung mga units na narelease ko, ayan, so, habang inaantay niyo ako. So, unahin natin ngayon dito sa pictures lang muna, guys, ha. So, yung Fortuner na binenta ko, dinemo ko sa inyo last time. Yung may 360 degree camera. Yung maangas din, yung sabi ko nga sa inyo, dito rin yun, di ba? So, ito si Sir, ayan. Si Sir Hector and Sir JR. And then si Ma'am, nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi sila papayag na hindi ko sila maisama sa vlog natin. Kasi gusto rin nila magpa-interview dahil tuwan-tuwa sila doon sa unit na nabili nila. So, gusto nila i-express yung feelings nila sa atin, kung gano'n sila kasaya doon sa unit. O, yan. So, ito yung feature nila. Yan. Okay. So, pangalawa, ito. Yan. Si Ma'am Sally. Ayan. So, naalala ko kay Ma'am Sally si Ma'am Bolet. Ayan. So, galing din sa Florida. Ito si Ma'am Sally. Ayan. So, ayan yung picture niya. So, siya yung nakabili sa atin ng velo. So, napaka-ano niya rin. Napaka-cool niya. Ayan, so, yan na, Ma'am Bolet, ha, may pwedeng maging amiga kayo kasi same na same kayo ng vibes, eh. Kung napapanood mo to, Ma'am Bolet, ha. Ayan, so, ayan si Ma'am Sally, thank you po sa inyo, ayan. So, interviewin din natin siya kapag kabalik niya pagkuha ng paper. So, ayaw niya na pumayag na hindi siya maiba-vlog, syempre. Ayan, so, kasi pinakita ko yung pinakita namin yung vlog na kasama namin si Ma'am Bolet. Yung nakabili sa amin ng Baby BRB. So, sabi niya, kayang-kaya niya rin daw yun. Ayan. So, sabi ko kasi yung same sila ng vibe ni Ma'am Bolet. So, thank you so much, Ma'am Sally. Enjoy your car po. Okay. So, ito na, guys. Ha. So, ito na naman. May nababasya naman sa akin dito. Last time, sabi nila, yung Prado, medyo mataas daw para sa mileage niya. Pero, nitong huli, nahirapan akong mag-decide kung kanino ko ibibigay. Kasi pinag-aagawan siya, guys. Actually, ako nga, parang nung nakita kong pinag-aagawan yung Prado, parang sabi ko, ako na nga lang mag-aari nito. Parang ayoko na nga ibenta. Yan. So, pero pinush pa rin kasi nung buyer natin na nakabili, si Sir Eric. Ayan. So, eto sila. Yan. So, medyo confidential lang, guys. Kaya medyo nakatinakpan ko yung face nila. So, meron kasi mga tao na alam mo na, parang ayaw nila pakita yung face nila sa social media, di ba? Ayan. So, ayun na guys. So, ito naman, pang-apat natin, si Ma'am Clarissa. Ayan. So, Ma'am Clarissa, ang daming naingit sa'yo. Kasi, yung Colorado, ayan. So, siya nakabili, si Ma'am Clarissa. Ayan. So, tuwang-tuwa siya nung binili sa atin tong Colorado. Kasi, sakto, yan, bumabagyo, buwaba. Sabi niya pa nga sa amin, talagang bagay na bagay ito sa Marikina. Kasi 'di ba may tambutyo ng Colorado 'di ba nasa itaas. Ayan, so I think siguro hindi ko pa nga nakakamusta pero pagbalik niya tatanungin ko. Ma'am, nilusong mo na ba 'to sa baha? Ayan, so safe na safe siya doon sa pickup natin. So ito yung picture ni Ma'am. Ayan, tsaka na-interview ko siya, binlog ko siya. Ito rin yung vlog. Ayan. So panoorin muna natin, guys, ha. Okay, mainip, ha? Saglit lang 'to. Ayan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, guys, na halimbawa, pagkapanood nyo ng vlog ko, ganyan, tapos gusto nyo na siya, puntahan nyo na agad. Kagaya ng ginawa nila, sir, na nasa Canada.
napanood niya yung vlog ko na nitong Colorado, nasa Canada siya. And then kinabukasan, kahit may work yung wife niya, pinapunta niya agad na kahit nagpunta nga, actually nagpunta nga si ma'am dito, parang galing pang galing pang work, hindi magkanda ugaga. Sabi niya, kailangan punta mo na yung punta mo na kasi baka maunahan tayo. So ayun, nung pinuntahan nila, nakita nila, okay siya, chinek nila ni ma'am. Ayun, and then nagbigay siya ng reservation. And then ilang days, pinrasis yung papers niya for financing. Ayun, so gusto ko i-flex ngayon yung South Asia Link at si Sir Rami na nag-process financing approval ni ma'am. And then, si Sir Rami. Ayan, si Sir Rami na pa. Di ba? So, ayan. So, marami siyang na macho, guwapo. So, ayan. So, marami na si Sir Rami before sa amin na natulungan na clients. Lalo na yung mga, difficult buyers namin na medyo mahirap ma-approve na nasa abroad. Ayan. So, ayun. Si Sir Rami talagang nagagawa niya ng paraan. So, halimbawa, kung medyo meron kayong alinlangan na ma-approve ba kami, ganyan, or hindi, si Sir Rami ang sagot sa mga, sa katanungan nyo. So, ayan, pakilala ko si Sir Rami sa inyo. So, ayan, so, flex niya rin ng South Asia Link. Ayan, Sir Rami, kamusta? Hi, good afternoon. My name is Rami Bernardo, account officer ng South Asia Link. Salamat sa pagbigay sa amin ng chance na maging financing company ng inyong mga sasakyan dito na ano niyo naman napakaganda, napakasariwa ng mga sasakyan nila. So kasama ko rin ngayon si Ma'am Clarice, ito po siya. Thank you for trusting South Asia Link, Ma'am. Sa South Asia Link, kaya mo na po. Yeah, so i-shout out mo naman sa South Asia. Shout out sa mga boss ko sa South Asia Link, at sa mga kasamahan ko. Panoorin niyo to. Diba? So, marami pa madadala si Sir Rami dito sa vlog. 'Di ba? Ayan, so ito na si Ma'am Clarissa. Ayan. So siya ang di ba? Badass na badass ang dating niya dito sa Colorado natin, di ba? Hindi niya naman. Sabi ko sa kanya kanina, Ma'am, tingnan mo naman yung forma mo ngayon pagbaba mo dun sa Colorado kasi siya ang gagamit. Ayan. So, pagbaba, paka-badass naman ito. So, ayan, interview natin si Ma'am ngayon, okay? So, ayan, Ma'am, nagpunta ka dito before. Ayan, so, kwento mo nung pinapunta ka ni partner dito and then galing ka pang work. Yan, galing so, pa akong, namili pa ako ng sobrang dami. Kaya dumaan ako dito, nakita ko si Colorado, nagpa-reserve agad ako. At ang galing naman kasi kahit 5K lang yung aking ni-reserve ay, inalaw nila. Kahit mayroong nagda-down na malakid, since ako nauna, ay napakagaling naman. Kaya may recommend ko sa inyo, Melodies, kasi sobrang gaganda ang sasakyan nila dito. At saka sa South Asia Link na nag-assist sa akin, thank you kasi na-approve ako pa second time ko na dito sa South Asia Link. So, ang bilis ng process nila. At thank you din sa Melodies. Dito na kayo kumuha ng sasakyan kasi ang gaganda. So, pang-apat natin ito, isang buong pamilya, guys. Ayan, so napakabait ng pamilya na to. Galing silang Dubai. Ayan, so nakakatuwa sila kasi alam mo yun talagang sinulit nila yung bakasyon nila dito sa Pilipinas. Ayan, nakarating galing Atiga Mindoro sila, nakarating sila ng Baguio, kung saan-saan. Ayan, gamit tong wild track na binili nila sa atin. So, tuwan-tuwa sila pa na yung message sa akin, tapos pinapakita pa nila sa akin yung mga napupuntahan nilang lugar. Ayan, so, ito yung video nila, guys. Sa interview ko din sila. Thank you so much sa inyo, Ma'am Winnie, and then Sir Joseph. Ayan, so, sa buong pamilya nyo rin. Ayan, so, tingnan natin yung vlog, yung in-interview ko siya. Ayan, panoorin natin. Okay, so papakilala ko sa inyo ngayon si Ma'am Winnie then Sir Joseph. Ayan, so Ma'am Winnie, galing po kayong Dubai. So ilang weeks lang po kayo magstay dito? Parang 3 weeks lang. So 3 weeks nilang po magagamit itong sasakyan? Oo, parang ganon. Kasi kailangan na namin bumalik ulit para trabaho ulit. So sir, paano pong nyo na para ito ang kunin yung sasakyan? Parang nung nakita nyo sa vlog, madilim pa noon. Actually, pangarap ko na, tsaka kasi off-roaders ako sa Dubai, Pinoy off-roaders, kaya pangarap ko na yung sasakyan na yan. Gusto ko rin sanang mag-enjoy dito ng pag-drive ng mga 4x4 sa Pilipinas, kaya isa sa pangarap ko yung sasakyan na yan. So itong 2 weeks nyo, kayo, mag-akit kayo ng bundok, ganyan? Pangarap ko, overland, norte, tsaka south.
So talagang bibinyagan niya talaga siya, no? Oo. Oh. So gano'n na pakakatagal sa Dubai? 19 years na exactly. Since last June, 19 years na kami. So ayun, so yun nga sabi ni sir, kaya ano siya, kaya 4x4 yung binili nila na. And sir, marami naman 4x4 na mas mababang year model. Bakit ito yung napili nyo? Actually sa Dubai, hataw kung i-drive yung nakikita ko sa mga Raptor, mga Ford sa disyerto. Kaya tinry ko rin na makadrive ng Ford Ranger, Ford Raptor. Di man siya Ford Raptor pero ganun din ang design niya. Kaya masyado ako na-excite. Excited kayo nung pauwi na kayo dito. So kamusta naman po yung sa financing natin? Yung pag-assist sa inyo. Ay, okay naman. Ang magaling si Ma'am Laika. Okay na okay siya. Oh, shout out to Teresa. So wala si Ma'am Laika ngayon. So si Miss Laika ang nag process ng auto loan nila, Ma'am and Sir. Ayan, so shout out Auto Trust and thank you Miss Laika ha. Ayan, so Ma'am Sir, ito po yung co-maker ni. Thank you so much Ma'am Sir. Joseph and Ma'am Winnie, yung nakipag-cooperate kay Miss Laika para dun sa approval nung auto loan nila. So, galing pa silang Mindoro. Yan sabi nga ni Sir at ni Ma'am kanina, parang may sisik pa nga sila, di ba? Kasi, di ba, nagbarko po kayo, no? Ayan, so, Sir, so grabe kayo magmahal ng magkapatid. Talagang bumiyahe pa po kayo papunta dito. Para lang, Sir. So, napakita niyo yung sasakyan. Oh, napakaganda, Madam. Napakaganda po ng sasakyan. Napakaganda. Bilang kapatid po na akong panganay, ay iiwanan po pag alis po nila papuntang Dubai, sa akin po iiwanan niyang sasakyan at ako daw po ang mag-asikasin niyan para pagbalik ulit nila dito, ay nandiyan pa ulit yung sasakyan. Okay. So, two weeks na lang sila, Ma'am and Sir, dito. Babalik na sila ng Dubai. So, ngayon, ang mag-aalaga nitong sasakyan, kayo po. So, di ba, parang karamihan sa mga buyers natin, ganun, di ba? So, nasa abroad sila, bibili sila ng sasakyan, and then, ang papagamit na nila sa mga relatives ng nila nandito sa Pilipinas. So, ito naman si Ma'am, kasi kanina niya pa ako tinititigan, eh. Ayan, so, maganda ako sa iyo. Ano mo sabi mo? Bukod sa maganda ako. Thank you kay Lord at yung pamilya ng yung mga in-laws ko, nagkaroon sila ng sasakyan na ganito na matagal na niyang pangarap na magkaroon ng Ford yung aking in-laws, sister-in-law. Thank you at thank you very much. Thank you po, Mama. Talagang ngiti siya. Simula pagdating niya pa lang sa office kanina, talagang nakangiti na siya. So, ayan, pakilala ko ito, si Yan. Yung panapos natin, syempre. Ayan, si Joshua. Ayan. So, vlogger din to. Vlogger ka ba? Ay, hindi pala. Kala ko vlogger ka. Ayan, so, ano masasabi mo? I think... Sa lahat. Sa sasakyan, sa akin. I think that everything's nice. I think, you're nice. The car is very beautiful and powerful. My dad always talks about it and he likes it a lot and I agree with him. That's it. Anything else? I know when I get back to UAE, I can brag to all my friends that I have this beauty of a car. Oh, you're so nice. You're so cute. Thank you. Thank you. So, Sir Joseph and Ma'am Winnie, dito po kayo ulit dito. Yan. Dito po kayo, Papi. Yan. Yan. So, ngayon, Ma'am, uwi nyo na itong sasakyan, di ba? So, saan ang una nyong punta? Sa South. Hindi, pupunta po ba kayong Mindoro? Oh, yun nga, South Mindoro. Mindoro. Tapos saan na kayo mag-iikot? Ikutin yung Pinas. Uwi muna kami sa parents niya, magpapakita. Tapos baka after 3 days, balik kami uli rito, punta kami ng North sa bayang ko naman. Okay po. So talagang masusubukan niyo talaga siya, no? Tapos Oberland, papunta ng North. Oberland going to Cagayan, Ilocos, Baguio. Oh. For 2 weeks. We are trying to just only of 1 week. 1 week? Yeah. So parang dito na kayo, gagawin nyo ng bahay ito? Hindi naman siguro. Gagawin nyo ng bahay itong bike track? Hindi naman siguro.
Pag meron bang hotel, pwedeng mag-hotel. Ah, okay. So, ayun na. Hindi, ayan. So, may, ayun na, bago natin makalimutan, syempre. So, alam ko naman yung mansion nyo, may parking, di ba? Oo, oh, talaga. Oh, siya yung gumawa. Oh. So, kahit may parking ang mansion nyo, ilagyan pa rin natin car cover, syempre. Yan. Wow, thank diba? You so much. Dahil kapag kaiiwan nyo. So, thank you ulit sa inyo, Ma'am Mariette, Sir Joseph, Joshua, and Ma'am Winnie, and then Sir Mac John. Ayan, so napakabait nila. Ayan, so yung patience namin lahat, kasi medyo nagkaroon kayo ng problem nung before sa flight nyo, di ba? So, dapat mas na-release natin na mas maaga, di ba? So, it's okay, pero okay naman, para sila pa rin na napag-uwi nung, ano, nung wildcat na to. Ayan, so sabay-sabay tayo magsabi ng that's it for today, guys. Bye for now! Bye for now! Bye for now. Bye-bye. So, ayun na guys, bago ko makalimutan, so, grabe kasing natutuwa ako, hindi pa sila nakakabili na, may papakilala ako sa inyo, hindi pa sila nakakabili ng units namin, nagka-plano pa lang sila. So, galing sila dito last time. So, kasi, eto si Miss Paula Laguna, siya, yun ang name niya. So, nag-message sa akin na yung lolo at lola daw niya, sabi niya message, sabi sa kanya, message mo si Melody, sabi mo na, tuwang-tuwa tayo na pinapanood lagi natin yung vlog niya. So, lagi daw nila inaabangan yung vlog ko. So, bumisita sila dito last time para tingnan yung videos. So, ang nakausap nila si Miss Grace ng financing namin, ng financing natin, dahil nagpa-compute din sila. So, ito yung picture nila. Ayan, nag-selfie pa nga sila ni Miss Grace. Sabi ni Miss Grace, tuwang-tuwa nga daw yung si Lolo Abraham, hello po sa inyo, Lolo. Sana po na makapunta po kayo ulit dito. Tapos, ma-chem po na nandito ako. Ayan, at saka si Lola Julieta. Ayan. So, thank you po sa inyo. Grabe. So, parang hindi ko pa kayo nawiwit, pero parang alam ko na parang sobrang happy nyo. Ayan, kahit hindi pa kayo nakakabili ng sasakyan sa akin. Ayan, so, sana ma-meet po kayo soon, kahit hindi pa kayo bibili sa akin ng sasakyan. Ayan, so, salamat po sa inyo, Miss Paula. Lola Julieta and Lolo Abraham. So, ayan. So, ayun na guys. So, shoutout ko lang sila Lolo at Lola ha. So, dito na. So, mag-start na tayo ha. So, simulan natin ngayon dito sa Raptor natin. Okay? Ayan. Oh. So, ito yung actually, nung nagpunta si Lolo Abraham and Lola Julieta, ito yung kinuha ko na unit noon. Kaya hindi ko sila naabutan dito sa showroom namin. So, ito pa yung picture namin nung may-ari nito, yung first owner, ayan. Nag-picture pa kami, ayan. So, contractor to si sir, ha? Ayan. So, balaki yung business niya, ayan. So, kaya itong, Raptor, niya lang, ginagamit niya lang kapag kapapanik sila ng Tagaytay, kasi meron din silang 4x4 na Montero. So, ito, gagamitin lang kapag stiff yung dadaanan nila, ayan. So, ito, ayan, start na tayo dito. Sinabi ko lang sa inyo yung history nitong sasakyan, okay? So, ayun na guys. So, ito na. 2022 Ford Ranger Raptor. Ayan. So, color white siya guys. Ang mileage niya is 34,000 kilometers. And then, ang presyo niya is 1,648,000. Ayan. So, di ba, sabi ko nga sa inyo. So, hands-on tayo. Nakita niyo naman. So, nag-picture pa kami nung first owner nito. So, full casa record to from day one. Ayan. So, makikita niyo naman dito pagpunta niyo. Pakita ko sa inyo yung service record niya. Ayan. So, ayan, oh, ito yung yung roll bar niya. Ayan, so Panther. So, maanga siya, guys. Parang pati kulay niya. Tapos ito may bed cover na din siya. Ayan, so safe yung mga gamit niyo kahit umuulan, maglagay kayo ng gamit dito. Ayan ha. So, same nung isang Raptor natin. Ito yung color blue. May trifold bed cover din siya. Tapos, guys, ha. Yung conduction sticker, kung mapapansin nyo, C3 na siya. Pati itong 2022 natin. Ibig sabihin, kapag C3 na, warranty nito sa kasa is 5 years na, guys. Ha? So, may warranty to until 2026 pa, okay? So, same sila, guys. Ha? So, ayun. So, 5 years warranty siya. Oh, di ba? Dalawang Raptor. So, mamili kayo isang Tisay. Tisay na laban eh, no? Tisoy, kasi syempre, maangas siya eh, bad boy ang datingan eh. Pati ito, bad boy ang datingan. So, ang dami ng puntang buyers dito. So, hindi ko naharap kasi, yun nga, busy ako sa pagkuha, sa pag-release, sa pagpagawa, or yung pag-check up ng mga sasakyan, ganyan. So, ayun pa guys ha,
Ngayong pag-ulan, bumaha dito sa Pilipinas. So, maging ano tayo? Alisto ba sa pagkuha ng mga... kahit hindi kayo sa akin bumili ng sasakyan, basta check nyo mabuti kung nabaha ba yung sasakyan na bibili nyo. Usama kayo ng mekaniko nyo, check nyo mabuti yung units na bibili nyo. Lalo ngayon, madaming lugar na binaha dito sa Pilipinas. So, yung mga lugar na hindi binabaha dati, nilubog ng bahan nakaraan. So, sa amin naman, guys, nakakasigurado ako sa inyo na hindi na baha lahat ng units na kinuha namin. Kaya nga talagang hands-on ako. Pag ano, tinitingnan talaga namin, umipit ilalim talaga yung mga staff natin dyan na kasama. So, yun pa. Bukod doon, guys, doon sa deed of sale, kunyari, bawa, nagkabilihan na tayo, naka-indicate doon na flood-free and accident-free money back guarantee. So, notarize ng LTO yan. Naka-notarize yan, ipapasa sa LTO yan, sa PNP. So, ibig sabihin, so, talagang guarantee na hindi siya nabaha yung mga units namin. So, ayun na guys, pero magdala pa rin kayo ng ano nyo, ng mekaniko nyo para for peace of mind lang. So, ayun nga guys, paulit-ulit ako sa premium warranty. So, may mga sticker lahat ng sasakyan na binibenta natin. So, ibig sabihin na inspection ng premium warranty. So, may ano din siya, may inspection report siya. So, makikita naman doon kung anong condition talaga nun sasakyan that time nung in-inspect siya. So, ayun na, so, balik na tayo dito kay Tesoy. Ayan, okay. So, ito yung ano niya, yung exterior niya, guys, ha? Ayan, so, check nyo, guys, punta nyo ng personal to. Kasi, na-meet ko yung may-ari nito, napakabait. Ayan, so, napaka-cool ni sir. Ayan, so, kilis sa entry to, guys. So, hindi yun natanggalin sa bag nyo yung, ano, yung susi. So, guys, ha, actually, yung mga sasakyan na kagaya nitong Raptor, na-demo ko na before. So, familiar na kayo dito sa ano niya, sa specs niya. Kaso medyo inulit-ulit ko kasi nga meron tayong mga new viewers na ngayon pa lang nila napanood tong vlog ko. So, yung before hindi nila papanood. So, recap tayo sa mga specs nito. So, ayan, nakasara siya, guys. Ayan. So, basta hawak yung susi o nasa bag niyo. Lapit lang kayo kung saan siya bubukas. Ayan, narinig niyo tumunog. Ayan, ganyan. So, tanda! Okay, ah. So, eto na. So, ayan, so power seat siya. Okay, so ayan. So combination yung ano niya, yung upuan niya, combination ng ano, ng fabric and then leather. Okay, so start natin siya, guys, ha. Ayan, so start natin, guys, ha. Ayan, press niyo lang yung ano, yung brake and then pindutin niyo lang 'to. Okay. Ayan, so yung sinasabi ko sa inyo kanina ng fabric, yung gamuza siya, ha. Oh, gamuza, okay. So, ulitin ko muna sa inyo, guys, this is 2022. Ford Ranger Raptor. Ang mileage niya is 34,000 kilometers. Full CASA records since day one. Ayan. So, mayaman yung nabilan namin. Contractor sila. Okay? So, yun yung pinakita ko sa inyo. May picture pa kami, di ba? So, pakita ko muna sa inyo. Ito, yan. Ito. Okay, so, kompleto siya ng manual. Ayan. So, yung Sparky, guys, na dun sa ano, kasama ng papers niya. So, kompleto siya pati Sparky, ha? Makikita nyo dito pagpunta nyo yung records nung nagpunta siya sa CASA. Yan, so, updated si sir, ha? Okay. So, nakita nga namin doon, nung nagpunta kami, gamit niya rin yung Montero niya na 4x4. So, yun yun, sasabi ko sa inyo yung history nitong sasakyan na nakuha natin. Ayan, so, sabi ko kasi, nakita nyo naman, may picture pa kami ni sir, di ba? So, ayun, yung 'di ba contractor si Sir Ryan. So iba yung panggamit niya ng personal, iba yung panggamit niya sa trabaho kasi nung nagpunta kami sa warehouse nila, nakita namin may mga parang mga panghakot talaga sila eh. So yun talaga yung ginagamit niya, kasi ito yung personal niya lang. Okay, so start na tayo. So na pinakita ko na sa inyo yung records niya, guys. So ito naka ayan yung matting niya, ganda, oh, deep dish matting. So napakadaling linisin lang yan, ha. So, ito yung dashboard niya. Ayan. So, wala kayong makita mga scratches dyan. Ayan. So, dito din, pati sa manibela niya. And then, tingnan niyo itong, ito yung dashcam niya, guys. So, may dashcam na rin dito si sir, ha? Okay. So, ito, guys, nandito na rin lahat. So, Bluetooth din siya. So, familiar naman din kayo. Balikan niyo yung mga vlog ko before. Tapos, ito, may navigation. Ayan. So, connect niyo lang yung phone niyo dyan. Nandiyan na din lahat. Okay? Ayan. Guys. So, ito push button siya. Ayan. So, nandito yung knob naman nung 4x4 niya. Ayan. So, rotate nyo lang yan. May anti-skid siya. Okay. Tapos, ito yung paddle shifter niya. Pwede nyo gamitin
Itong part yung mag-ano-ano dito, pwede ito, pag manual mode, gamitin nyo yung paddle shifter niya. Okay, so may voice command, kakontrol nyo lang lahat dito, hindi na kayo magpipindot-pindot dito para hindi mapudpud yung pindutan nyo dito na lang. So, pero kaya salit-salit nyo na lang siyang gamitin. So, yung aircon niya, ayan, nanununtok, kaya, okay. So, dito sa, ano niya, sa console niya, so wala man kayo makitang gasgas dyan. So, imagine niyo guys, pagka kayo bababa sa ganitong kagandang sasakyan, di ba? So, pang angas-angas lang ang datingan nyo, di ba? Yan. Okay, so dito tayo ngayon sa second row niya. Oh, tadaan! Tadaan! Talaga tayo nabigay sa tadaan! Yan, so yun nga. So, combination ng ano, ng fabric and leather, gamusa, okay? Yan. So, lagay kayo ng kape dyan, bagay sa panahon ngayon. Okay? Yan. So, guys, deep dish matting din dito, guys. So, alam mo, may ano kayo, maputik na yun. Ayan. So, madaling lilisin. Okay. So, huwag yung likod. Like kung sinasabi sa inyo. So, may charger dito. Ayan. Charge lang kayo dyan. So, yung maglagay ng appliances dyan. Ayan. Okay. So, ayan. Okay. Ayan. So, safe lang maging, masarap magmaneho ng Raptor. Masarap maging pasahero. Ang taas ng ceiling niya, maluwag. Yan. So, kahit tinan na magaya ko, kasya. Yan. Parang apat pa, kasya. Okay? So, yun na guys. Doon tayo ngayon sa engine niya. Okay? So, yun nga guys. Sa mga kagaya kong nagka-muscle na, kakaangat ng hood. So, ngayon hindi tayo magkaka-muscle dahil dali niya yung angat eh. So, kahit mga kagaya ko na ganito lang ang katawan, kayang ipanik to. Okay? Yan, so, yan, ganun lang. Yan, tapos, kusa na siya. O, diba? O, yan, okay. So, ito yung engine niya, guys, ha. So, lagi ito nasa kasa. So, magdala pa rin kayo ng mekaniko nyo para may peace of mind kayo. Okay? This is a Ford Ranger Raptor 4x4 with automatic transmission, 2.0 liter, ayan, diesel engine. Okay? So, yun nga, sabi ko sa inyo, magdala kayo ng mekaniko nyo, guys, ka. So, meron kaming for this specialist na lagi naming nire-refer sa mga buyers namin kapag Ford ang binibili nila. So, shout out Juanito Uno, yan, ikaw ang number one sa pag-check at pag-alaga ng mga makina ng Ford na dinadala namin sa iyo. So, thank you so much, Juanito Uno, yan. So, ang shop ni Sir Juanito Uno sa Don Antonio Heights. So, check nyo, guys, kapag halimbawa punta kayo, bigay ko rin yung number niya sa inyo. So, pwede siya yung, kunyari, nag-lapse na yung warranty niya dito sa Ford. Ayan, so, pwede nyo sa kanya na lang dalhin. So, napakabait niya, hindi rin siya nananaga. Okay? Okay, so, ayan na, guys. So, recap na tayo, okay? Yan. Okay, this is 2022. Ford Ranger Raptor 4x4 with automatic transmission. Ang mileage niya is 34,000 kilometers. Kasa maintained all the way. And then, presyo niya is 1,648,000. So, yun na guys, puntahan nyo. Sa, yun na, so, may magko-comment na naman na sabihin, ano, overprice para sa, ano niya, sa year model. So, bakit pinagagawan kung overprice? So, sabi ko nga sa inyo, puntahan nyo guys, kayo naman eh. Wala kayong bash ng bash, okay? Joke lang. So, ayun na. Doon na tayo sa pangalawa natin, okay? So, this is 2017. Honda CR-V 2.4 liter. Ayan, so 4x4 to guys, ha? IBTEC engine. So, Honda technology, ayan. So, pag Honda, alam na natin, di ba? So, bago ko siya i-demo sa inyo, so, sabi ko muna yung history niya. So, this is highest variant, 4x4 automatic transmission. Honda CR-V 2017, okay? So, yan. So, ito, kinuha namin to sa ano eh. So, Ayala Alabang. Ayan. So, mag-upgrade lang yung first owner. Kaya, binenta nila to. So, ang mileage niya is 39,000 kilometers. Ang presyo is 868,000. Ayan. So, last time na nakakuha kami nito, guys eh. Parang birthday ko pa nga nun. So, medyo natagalan kasi parang bihira ang nagbebenta. Dahil nga, for keeps ang CR-V. Diba? So, ayan. So, kasa maintain din siya all the way. Ayan. So, itong exterior niya. Ayan. So, ayan guys. Four-wheel drive. Ayan. O, CR-V. So, ang ganda ng kulay niya, diba?
Yan. So, ayan yung gulong niya, guys. Ayun, o. Oh. Yung sabi ko palagi, pwede pa kayo maglagay ng lapis dito. Ayan, warang lagayan pa ng ano yan. Okay. Yan. Guys, sasapinakan ako sa inyo exterior niya. Doon na tayo ngayon sa interior niya. So, pakita ko sa inyo, abante ko ng konti, yung interior niya doon sa medyo maliwanag. Okay? So, basta hawak niyo lang yung susi. Keyless entry din siya, push button. So, pindutin nyo lang to kung saan siya mag, yan, maglalock. And then, yan. So, parang yung Raptor natin, basta hawak yung susi paglapit nyo, bubukas na siya. Yan, okay? Ayun guys ha, so nakikita niyo kung buhababa ng sasakyan. Imagine niyo pag kayo yung buhababa ng sasakyan, di ba? So, ang ganda tingnan. Okay? Ayan, so dito ngayon na yun tayo sa, ano niya, sa interior niya. So guys, ano siya? Power seat, tapos leather interior, okay? So, dito na tayo. Yung may eco mode siya. Tapos ito guys ha, baka magano lang kayo kanina pagka-abante ko. So, inaanap ko yung ano niya, yung handbrake niya. So, foot brake siya guys ha. Foot brake, okay? Ayan, so wood panel dito. Ayan. So, yung makikita nyo sa maliwanag yung dashboard niya. And then yung sidings niya. So, wala naman kayo makikita ang mga, just may speaker dito, dito. And then, may airbags dito sa gilid. Okay. Kung naamoy nyo lang ang naamoy ko, pero maamoy nyo, ako pupunta kayo. Diba? Ayan. So, push button. Ayan, push start siya. So, may control na rin dito, guys. Ang paddle shifter din siya. Ayan. So, nandito na rin lahat kasi top of the line to, guys. Tumig ng aircon niya. And then, yung amoy niya, talagang alam mong naalagaan siya. Kasi, syempre, kapag ka, ang unit na bili mo sa mga magagandang subdivision, di ba? Alam mong may mga garahe sila. So, alaga yung sasakyan nila. May driver sila. May tagalinis sila, di ba? So, ito, naka-wood panel siya. Tapos, may navigation. Ayan. So, kapag ka mga top of the line, ganoon may navigation. So, Bluetooth na rin to. So, control nyo lang dito. May cruise control din siya. Ayan, so voice command, ayan, nandito na, sa paddle shifter, yung sabi ko sa inyo kanina. So, ito, balatsuha din yung ano niya, yung manibela niya. Okay, so ito yung wood panel niya, ayan. So, ito yung may airbag siya, sa dito, sa harap dito, tsaka sa gilid. Tapos yung aircon, sobrang lamig talaga, promise. Nanununtok talaga. So, dashboard, check nyo, wala kayong makikitang agas-gas dyan. Sa tingnan nyo to. So, ayan, may mga saksakan dito, oh. So, minsan kasi, di ba, pagka nag-charge tayo, pare-pareho tayong lowbat, nag-aaguan tayo ng charger. So, ayan, ewan ko lang kung malowbat pa kayo dyan, okay? Ayan, okay? So, alaga, napaka-sinip ng dating may-ari din ito. So, ayun na, guys, kompleto siya ng ano, nung manual niya. So, yung mga, yung service receipts niya, okay? Nandun sa mga papers nito, original papers niya, kasama ng spare key niya, okay? So, yung guys, nung tayo sa third row niya. So, guys, ano ko lang sana sa inyo, pakiusap. Pakiusap lang naman, ganyan. Huwag na kayo magawa lang mag-bash dun sa, ano, sa comment section. Puntahan nyo na lang para, least, hindi ba, hindi kayo nag-alinlangan, bakit ganun yung, ano, yung sasakyan namin, di ba? Kasi, papatunayan nyo naman lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, pagpunta nyo ng personal, di ba? Okay, so, second row na tayo. Post ko kasi minsan guys, halimbawa di ba nag-post na ako ng ano, nung vlog ko. So, syempre marami na magko-comments niyan, ganyan makakaluan ng mga bashers natin na hindi maiwasan. So, ang ano ko lang sa inyo, para hindi kayo nagkakasala, di ba? Puntahan nyo yung sasakyan kasi i-bash nyo sa comment section. Kagaya nila, ano, nila, yung mga na-interview ko, nila Ma'am Bolet, ni Ma'am Sally, nila Sir na galing Amerika, mga mega rich talaga, di ba? Talaga nakita nyo naman ng mga aurahan nila. Tapos ni Sir Hernandez na galing UK. Ayan. So, alam niyo naman yung mga itsura ng mga buyers ko, di ba? So, kung sila nga nagtiwala, di ba? Talagang naging happy sila sa nakuha nilang unit sa amin. So, yun na. Ganun din yung gawin nyo, guys. Ha? Okay. So, kagaya din ng mga ibang buyers natin, hindi ko nababanggitin lahat. So, sobrang dami na nila. So, okay. So, dito na tayo ngayon sa second row. Ayan. Ayan. So, yeah. May aircon dito, guys, ha? Ayan. So, ang lamig talaga ng aircon niya, promise. Sa, ayan, sa leather seat siya. Okay. Sa mga
Honda CRV lovers dyan. Ayan. So, eto na para sa inyo. Okay? Ayan o. So, maluwag dito. Ayan o. Okay? I mean, sa likuran. So, tadaan! So, yun pa yung lagi yung sasabi sa inyo guys. Nakatunog cover siya. So, ayan. Maglagay kayo ng gamit dito. Kunyari, mag-compart kayo sa medyo alangan na lugar, mga public places, ganyan. So, lagyan yung gamit nyo dito. Hindi siya masisilip. Di kayo maiwas basag kotsigang kayo. Okay, ayan. So, yung tools pala, pakita ko sa inyo. Mamaya pala pakita ko yung tools ng Raptor, guys. Nakalimutan ko, sorry. Balikan natin mamaya, okay? So, ayan na yung tools niya, guys. Yung spare tire niya, nandito. So, kompleto. Ayan na. Okay? Yan. Sorry ka tayo, guys. Pero doon muna tayo sa engine, okay? Guys, agad dito tayo sa engine niya. So, ayan. Kung makikita niyo, guys, yung sabi ko sa inyo kanina, 2.4 double overhead cam iVTEC engine siya. Okay? So, this is, yan. So, tingnan nyo. Okay? Yan. So, puntahan nyo pa rin para makita nyo talaga yung mga sulok-sulok niya. So, yun na, guys. So, pagpunta nyo, so, makikita nyo kung gano'ng kalinis yung engine. At yung wala kayong makikita mga oil leaks dyan and everything. So, pwede kayo mag-boodle pipe. Pwede tayo mag-boodle pipe dito kung gusto nyo. Pwede rin. Lika. Pata lang kayo. So, ito, guys. So, bago ako mag-recap. Ayan. So, may pag lang siya. Naka-DRL. Yan. Yan. So, yan dito. So, guys, meron pala ako hindi nakalimutan mag-itin sa inyo kanina sa loob. So, kapag halimbawa, pag-turn right ka, mayroong camera lalabas doon sa screen. Dito sa, ano niya, sa may right side niya. Kunyari, dito ka mag-turn right ka. Yan. So, ito yung camera, oh. So, ayan. So, makikita mo doon sa may monitor niya, yung camera. So, hindi ka basta-basta makakagip ng kung ano dyan. So, may camera din dito, guys. So, safe na safe ka. So, ayan, recap na tayo. So, this is 2017 Honda CR-V 2.4 liter iVTEC engine with automatic transmission. 4x4 to, guys, ha. So, ang mileage niya is 39,000 kilometers. And then, ang presyo niya is 868,000. Okay, so, puntahan nyo, guys, ha, para, ayun, mapatunayan ko sa inyo yung mga sinasabi ko. Okay, so dito tayo sa pangatlo natin. Pero pakita ko muna sa inyo yung ano, yung tools ng Raptor kasi nakalimutan. Tools ng Raptor natin, nakalimutan ko kanina. So paalala niyo kasi sa akin, ha. Joke lang. So ayan ah, so kumpleto siya, guys, ha. Ayun, okay. Bango ng loob niya. Tayo ngayon sa pangatlo natin. So diesel to, guys. So this is 2018 Hyundai Santa Fe CRDi GLS to, guys, ha. Top variant siya, okay? So diesel automatic transmission. Okay, so ang presyo niya is 998,000. Ang mileage niya is 28,000 kilometers. Okay? Nabilan namin sa BF. Ayan, so yan nga, may mga sticker pa siya ng BF. So updated siya kasi sabihin, ginagamit talaga. Ayan. Okay, so kung gayari, alam ba, makabili man nito, sa BF din nakatira. So hindi na kayo pakabit ng sticker. Ayan. So, ang ride dito, guys, actually, parang ano siya eh. Ride ng BMW, di ba? Kasi parang ever since na nilabas ang Santa Fe, parang ano siya, inspiration nila ang BMW, European cars. So, ayun, pati yung ride, ganun din. Okay? So, ayan, CRDi, diesel. Okay? Yan, so ito yung ano niya, yung exterior niya. So, inspected din siya ng premium warranty. Yung sinabi ko sa inyo. So, inspection report, guys. Pagpunta nyo, pwede nyo makita. And then, ito naman yung rear spoiler niya. Okay? So, ito yung exterior niya. So, punta nyo sa personal para makita nyo yung actual. Okay? So, step board. Ayan. Okay? So, yung mga fans ng ano dyan, ng Santa Fe. Kasi kapag meron talagang buyers na kapag Santa Fe lang talaga ang gusto nila. Kasi iba naman din kasi talaga ang Santa Fe. So, okay. So, dito na tayo ngayon sa interior niya. So, ilabas ko siya ulit, guys. So, para makita nyo ng maliwanag. Okay? Ayan na, guys. So, ayan, may pailaw pa siya dyan. Ayan, para hindi kayo nga naman na, ano, pagkabababa kayo sa gabi. Ayan, so, sa interior na tayo, ha? Okay. So, kumukulog-kulog na. And then, padilim pa, paulan, ganyan. So, medyo mabilisan na lang tayo, guys. So, yes, yung shortcut ko na. So, ang interior niya, guys, ito, okay. So, dito muna tayo sa driver side natin. So, ayan na, guys, ha? So, ayan, so, carbon fiber dito. Okay.
So, foot brake din siya, guys, ha. So, Bluetooth na rin, may control dito. Okay, so diesel to, ha. Ayan, so automatic transmission. So, ayan, guys, sa touchscreen tong ano niya, yung itong dashcam niya, ayan. Pag may picture kayo, ganyan. So, ayan. So, yun nga, guys, sa CRDI, diesel, itong Santa Fe natin. So, yun nga, kapag ka, ang Hyundai nag-diesel, so, alam natin na, kilala natin dyan na matipid siya, di ba? So, parang yung accent ka natin before, di ba? Sobrang tipid din. Okay? So, dito na tayo ngayon sa second row. And then, check ko muna itong ano natin. So, yung manual natin, nandito, kompleto, yan. Ayun na, guys, sorry, nagkamali ako. Ang mileage pala niya is 36,000 kilometers. So, ayan, so kumpleto siya ng ano, ng punta sa kasa, okay? So, nandito yung service record niya, makikita niyo naman dito. Okay? Yan. So, manual niya kumpleto, nandito rin, ayan. Okay? So, kasa maintain siya, ha? So, doon na tayo sa second row, okay? Ayan, so tada, so guys, so maluwag din yung second row niya, ayan. Okay? So, may aircon doon sa gilid, ayan, no? Doon. Tsaka dito, ayan. So, kapag ka mainitin ka, tapat mo lang po sa'yo. Okay? Ayan. So, may ano kayo dito, may sandalan. Ano yan? So, ito guys ha. So, 7-seater to guys. So, itong upuan niya, ano siya, na nalulupi ng konti. Ayan. So, hindi na mumove din. Okay? So, akit na yung mga ginakas niya dyan. Doon sila sa likod umupo. So, maluwag. So, may bottle holder dito. Lagay ng french fries. Ayan. So, hindi sila may inip dyan. Okay. So, dito tayo ngayon sa ano niya, sa third row niya. Ayan, sabi ko nga sa inyo, 7-seater to. Tapos doon, guys, may control nga ng mga sarili-sarili ng aircon niya doon, no? Kunyari, yung mga anak niyo, dito upo sa likod, tapos nainitan. So, mami, daddy, init, init. Yan, so, bukas niya yung aircon niya dyan. Bala kayo, todo niyo, gusto niyo, ganun. Ayan, so, dito na tayo ngayon sa ano niya, sa tools niya. Yan, so, kompleto, guys, ayan, ha, okay. Yan. So, yung spare tire niya nandito. So, tingnan niyo na lang pagpunta niyo. Okay? Yan. So, recap na tayo, guys. Bago pala tayo mag-recap, tingnan muna natin yung engine niya, syempre. Okay, guys. So, dito na tayo ngayon sa engine niya. Ayan, sasabi ko sa inyo. Eto, wait lang. So, projector headlights. Ayan. So, DRL. May fog lamps na rin. Okay? So, yung sabi ko sa inyo kanina, guys. Diesel to. So, alam naman natin kapag ka Hyundai. CRDI diesel, matipid siya. Ayan. Okay, kaya iba talaga prefer ang ano ang Santa Fe. So, may mga buyers talaga na ito lang talaga ang gusto. Okay, so 2.2 liter diesel engine, okay? With automatic transmission. Ayan. Okay. So, recap na tayo guys ha. So, this is 2018. Hyundai Santa Fe. 2.2 GLS CRDI diesel engine with automatic transmission. 7-seater. Ang mileage niya is 36,000 kilometers. So, puntahan nyo guys. Okay? So, yun nga, sabi ko sa inyo, yung dating may-ari nakatira sa BF Resort. So, kayo may mga sticker ng BF, ng subdivision. So, kunyari, kung taga BF kayo, dun din kayo nakatira. Ayan. So, hindi na kayo magpapakabit ng sticker. Napaka-elegante ng kulay niya. Burgundy. Ayan. So, alam naman natin, ang Innova, kilala siya sa pagiging matipid, tsaka matibay, pang pamilya talaga, di ba? Tapos pang business din, di ba? Ginagamit pang Grab, ayan, di ba, sir? So, inspected na siya ng premium warranty. Ayan, so, punta na lang kayo, guys. Okay, so, para makita nyo siya ng personal. Okay, so, ito ang exterior niya, ayan. Okay. So, yung mga naghahanap ng Innova kasi, may, sa pamilya nila, mas bagay ito. Dito tayo ngayon sa ano niya, sa interior niya, okay? Ayan na guys ha, so dito tayo ngayon sa interior niya. Okay, so leather seat siya. Ayan, so ito yung sidings niya. Ayan. Ayan, so automatic transmission. Tapos ayan, may power mode and eco mode din siya. Tapos, yung control nung ano niya, yung aircon niya dito. Sa aircon niya sa likod. Okay, so ito guys ha, pinalitan namin ng Android kasi para up to date siya. Okay, so kagaya niyan, di ba kunyari, pamilya kayo, sasakay niyo yung mga anak niyo, di ba? So,
para up to date sila yan. So bluetooth, kinikinig lang sila ng radio dyan, ay ng music nila dyan, okay? So may Spotify, lahat nga ngayon, Spotify, tas Netflix, okay, YouTube, Waze, nandiyan na rin lahat. So wood panel niya, ayan, so kaya napaka-elegante niya, guys. So yung ano niya, yung dashboard niya, ayan, so mawala naman kayo makita mga punit-punit o gas-gas-gas dyan. Eto guys, ha, so halimbawa, drive-thru nga kayo. Kaya so dyan niya lagay yung ano niyo, yung coke niyo. Yan, okay. So leather seat. So may control na rin dito, voice command, ha. So Bluetooth, so dito niya lang i-control din, yan, lahat, okay. So pati dito may wood panel din, guys, ha. Okay. So din na tayo ngayon sa ano niya, sa second row. So ayan, so lamig ng aircon niya, guys. So alat ang may driver lang yung dating may-ari. So lagi siyang nag-stay dito sa likuran, dito siya umuupo. So may pa-dome light siya. Ayan, so napaka-elegant niya, oh. So malamig yung aircon niya, may control din dito. Kasi ito, so kunyari, wala pa kayong breakfast, ayan. So kain mo na kayo dyan. Ayan, so para kayo nasa aeroplano, guys. So parang, ma'am, ano pong gusto niyo? Ano, wine? Ganun. Parang nasa aeroplano lang, di ba? Ayan, so dito naman, ayan. So meron din dito, ayan. So press nyo lang yan. Ayan, so napakarami niya lalagyan na nung ano, no? Nung maraming bottle holder. So parang takot na uhaw yung dating may-ari. Okay, so din na tayo sa third row niya. So dito na tayo ngayon sa ano niya, sa third row niya. Guys, so ito yung sasabi ko sa inyo kanina, guys, oh. Na ano niya, na monitor niya. So pinalitan namin kasi mas maganda kung up to date, di ba? Yan, so may point siya sa likod, nalulupi siya. Pagka wala naman kayo masyadong pasero, maglalagay kayo ng mga bagahe niyo dyan, ayan. Mga excess baggage niyo. Char. So, tingnan natin ang tools, guys, ha. Okay. So, ito, sa inyo na rin yan, guys, ha. Tools niya, guys, ito, ha, nandiyan, okay. Yan. Yan. Guys, so 2.8 liter diesel engine. Ayan, so diesel to, ha, okay. So, sama kayo ulit mekaniko nyo, okay. Scan all you can, guys, okay. Pero na-scan na to, na-inspect na to. So, kung gusto nyo, ulitin nyo, nasa sa inyo, okay. For peace of mind lang, okay. So, guys, recap na tayo, ha. So, this is 2017 Toyota Innova G variant, okay. So, 33,000 kilometers ang mileage niya. And then, ang presyo niya is 948,000. Okay, so 2.8 liter diesel engine with automatic transmission. So, puntahan nyo, guys. Kaya yung mga sinabi ko sa inyo, para makita nyo at makutunayan yung mga sinasabi ko sa inyo. So, papakita ko na sa inyo yung ano, yung last but not the least natin. So, ito na muna. Then, para mapaliwanag, ano ko sa inyo, machika ko sa inyo ang history nitong napakagandang sasakyan na ipapakita ko sa inyo. So, ayan, paulan na. Okay? Ang ganda, diba? So, hulaan nyo kung anong sasakyan to. Ah, dito Prado. Mukha lang siyang Prado. Pero, Nissan Terra to. Okay? So, this is 2019 Nissan Terra BE with automatic transmission. So, guys, para siyang yung, natatandaan nyo yung ano, yung Ford Everest natin na Raptor look. So, parang ganito siya. Ito naman, ano, Prado look. Ayan. So, maganda yung kulay niya. Bumagay yung pagka-setup ni first owner dito sa kanya. Kasi, di ba, ibang nag-setup, parang nadudulogsan tayo kaya tatanggalin pa natin yung accessories na nilagay niya. So, ito hindi namin nilagay. Talagang, ano na namin siya. Nung pagkakuha namin nito the other day, binenta na namin. Okay? So, ito may, ano pa siya, rear spoiler pa siya. Tapos, may trims pa nitong, dito sa, ano niya, sa mga ilaw niya dito. Ayan, so may camera dito and then yung ano, yung ilaw sa likuran. Okay? So, ayan guys, so puntahan nyo ito ng personal, maganda hindi kayo magsisisi. So, this is 2019 Nissan Terra VE with automatic transmission. Ang mileage niya guys is 27,000 kilometers. So, nung nagpunta kami, ito yung picture namin sa Nissan. Ayan, so yun nga, sabi ko nga sa hands-on ako, kami talaga yung kumukuha. So, yun ang approach ko sa pagkuha ng sasakyan. Sa pag ano, sa pag-inspect, sa kung may kailangan mang palitan or ipagawa, and then sa pagsagot ng inquiry, and then sa pagka-release ng mga sasakyan. So kaya medyo natatagalan ako mag-vlog. So ayan yung picture pa namin sa Nissan Lipa City, Batangas to, ha. So doon pa lang sa Lipa mismo, nagtataka ako, dati nagpupunta kami doon pag kumukuha kami unit, hindi pa ganoon ka-traffic. So ngayon grabe na yung traffic sa Lipa pa lang, parang 3 oras ka na
talagang matatraffic doon. So doon namin dinayo pa namin siya the other day. So ngayon nakakatuwa, 'di ba? For sale na siya. Okay, so to ganin siya kaganda. So nandoon pa naabot pa namin yung first owner nito kasi nag-upgrade siya. So kaya nga sa mismong kasa namin siya binili. So dito na tayo ngayon sa interior niya, ayan. Ayan na guys, so, okay. Yan. So, eto guys, kung makikita nyo, diba, kagaya ng isang BE natin na Terra. So, kung makikita nyo, pinaleather na siya ni first owner. Kaya sa makita nyo, napakalapat na, lapat na lapat talaga yung pagkalagay ng leather. So, ayan na guys, kung makikita nyo, dito tayo sa interior nyo. So, napakasariwa, may katwiran talaga itong sasakyan na to guys. Kaya nga guys, hindi namin siya nakuha ng, ano, ng mababa yung presyo. So, parang dapat tatalikuran namin kasi nakita namin, kasi kala namin, sabi, ba't parang, ano, medyo nga kami na pa isa, medyo, ano siya sa presyo, pero sabi namin, ay, hindi, may katwiran. Maganda talaga siya. So, tingin niyo yung leather niya, guys, lapat na lapat, oh. So, parang kala mo, binili na siya ng ganyan. Tapos, ito, guys, oh, yung sa BL, lang may ganyan, sa pinalagyan na rin ni first owner ng, ano, ng TV sa roof mount, TV monitor sa likod. Okay? So, ayan. So, ito yung aircon niya dyan. May control din doon. Okay? So, may aircon din dito. Ayan. So, Nissan pa to. Ang dami niyang aircon dyan. So, yun na nga. Iwan ko na nga lang kung mainitan pa kayo, ha? So, dito tayo sa may ano niya. Sa may dashboard. Okay? So, ito. Naka-ano din siya, guys. Ha? Naka-dashcam na rin siya. Okay? So, leather din dito. Leather dito. Tapos, automatic transmission with manual mode. And then, may pindutan na rin dito, guys. Tapos, ayan, so, Bluetooth na rin to, Android, ayan, may voice command. Okay, so, yung aircon nanununtok, tapos yung may mga plastic-plastic pa yan dyan, okay. So, kasa maintain to, guys, ha. So, kaya nga nung binili namin siya, sa kasa pa namin siya binili. Kasi talagang, bago pa niya ibenta, dinala niya pa sa kasa, guys. Okay. Ayan, so, kompleto siya ng manual, okay. Ayan. Check natin. Ayan ha. So, ang mileage niya guys is 27,000 kilometers. Ayan. So, kakagaling niya lang din sa kasa. Okay? So, up to date siya ha. Ayan. So, napakasinop ng dating may-ari nito. And then, bonggay shoes kasi, ayan, nilagyan niya ng accessories, di ba? Ayan. So, hindi lang siya, ano, sa accessories bumawi. Bumawi din siya sa pag-aalaga ng sasakyan, ng makina, ng interior, di ba? Pati yung mga upuan niya, ayan, napina-leather niya pa talaga, di ba? Okay, so, nandun nga kami sa kasa, pinakita ko sa inyo yung picture. Di ba, nung binili namin to. So, nung tinitingnan ko yung bagong Terra dun, parang hindi nalalayo yung kulay nito. Parang ang ganda ng kulay niya. Bumaga yung accessories na nilagay. So, parang lunar metallic ang tawag dun sa kulay. Pero, double check na lang din natin dun sa, ayun niya, sa papel niya, okay? So, yun na, guys. So, pagpunta nyo, makikita nyo, patunayan nyo yung mga sinasabi ko sa inyo. Na talagang may katwiran itong sasakyan na to talaga. So, ayan. So, may mga sensor din siya. Tapos, ito, natatumble din yung upuan dun sa second row. So, pull nyo lang yan, oh. Kagaya ng mga tera-tera natin nakaraan, okay? So, third row seat, nandoon. May aircon din dun sa likod, ayan. So, maliwag siya, guys. So, ayan. Grabe, parang, ewan ko, nagandahan din talaga ako dito sa tera na to. So, ayun na guys, so, may ilaw dito sa baba, ayan, so, pati dito, ayan, para tayong princess, Disney princess dito, ayan, so, may pailaw pa, magbababa ka, diba? Parang Disney princess ang datingan natin. So, ayan, so, dito na tayo sa engine niya, guys, ha? So, ayan na, dito tayo sa sa engine niya, guys. So, 2.5 liter diesel engine. So, ayun naman sinasabi ko sa inyo, guys, igmumoist na naman yung aircon niya, oh. Diba, sa iba talaga ang Nissan, no? Yan.
So, check all you want din kayo dito kung gusto nyo. Drama kayo mekaniko nyo, okay? So, ring up na tayo dito ngayon sa Prada Look kayo. Devil Wears Prada lang. So, Prada Look natin na Terra. Okay, so this is 2019. Nissan Terra BE. Automatic transmission. Ang mileage niya is 27,000 kilometers. Kasa maintain all the way. Ayun na guys, so sana nag-enjoy kayo sa mga sa vlog ko ulit ngayon. Ayan. So, ako may nagustuhan kayo. Puntahan niyo ako dito sa showroom namin. So, message nyo lang ako sa number na naka-indicate dito sa screen. Ayan. So, what's up, Bible, sa mga viewers at buyers natin na nasa abroad, OFW. Ayan. So, FB page, ayan, Melody Cars. And then, sa Messenger, message nyo rin ako dyan. Okay. So, guys, minsan kapag hindi ako nakakapag-reply agad sa inyo, sa message nyo sa akin, so, busy lang ako guys ha, hindi ako snob. Siyempre, kasi hindi naman ako nakatambay lang sa bahay, pa cellphone na ganyan. So, ang pinakapahinga ko kasi, kapag ka maraming ginagawa, is yung magsasagot ng mga inquiries natin. Okay? So, wag muna kayong masyadong mainit ulo kapag ka hindi ako nakasagot agad. Ibig sabihin, may ginagawa ako nun. Kung pwede lang, wag ako matulog. Kaya din lang pwede, di ba? Ayan. So, subscribe kayo sa channel ko, Melody Cars, okay? Ayan, so para ganahan pa tayo lalo na mag-vlog, ayan. So, sana gumanda-ganda na ang panahon natin, ayan, para mas madali tayong makakilos, okay? So, that's it for today, guys. See you again soon. Bye for now.